Showbiz fanatics, tunay na dahilan o rason kung bakit hanggang ngayon ay delay pa rin ang promo ng HLA. But bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! Matapos nga po na mag-trending kahapon ang ilan sa mga ganap ni Mr. Alden Richards, kung saan naspatan po siya, no, na siya po ay kasama ni Father Jeff dahil kahapon sinelebrate po nila yung kaarawan ni si Mama Mary. Alam niyo naman po si Alden, talagang ano yan, talagang follower ni Mama Mary yan eh. And of course, syempre po pinag-usapan din ang ilan sa mga ganap na kanya-kanyang ganap ng ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Marami po nagtatanong kung bakit as of this moment hanggang ngayon, parang pumasok na po yung month ng September pero wala pa tayong nararamdamang any ayudas or any promo. No, tanging ang ABS-CBN 5 days ago nag-post po sila at parang pinopromote po nila yung movie ni Catherine Bernardo na Hello Love Again, no? Sabi dyan, we can feel the joy in Canada. We've got a little sneak peek of Catherine Bernardo's filming Hello Love Again, the sequel to Hello Love Goodbye, thanks to producer John Leo Garcia's Instagram reel. Marami tuloy mga Catden fans ang nagsasabi po sa X or sa Twitter na parang hindi raw ganun kainit or ka-excited ang ABS-CBN sa pagpo-promote ng movie. Parang ang laki daw po ng kaibahan, parang hindi ganun ka, mga parang sobrang init sana ng Catden kung tuloy-tuloy sana yung promotion. Sabi nga ng kasabihan, diba, strike when the iron is hot. Hanggang sa ano po yung inaabangan sila, tapos biglang naputol na pagkatapos po ng mga ganap sa Canada, iwala na po tayong mga any kaganapang nakikita. Pero ayon po sa ilang source, kaya naman pala nanahimik ang Catden, pinatahimik muna ng network nila dahil syempre para bigyang daan ang promotion naman ng pinakabagong television series na ginagawa po ni Mr. Daniel Padilla under ABS-CBN na The Incognito. Kasama niya po dito si Mr. Richard Gutierrez na mapapanood na po ninyo soon. At yan po ay todo-todo ang pagpapromote kasi yan po ang mauuna. Yan po muna yung ilalabas. At alam ko, bago po ilabas yan sa television, mapapanood din yan sa Netflix. Natulad ng ilang mga serye ngayon na available po sa Netflix and then ipinapanood po nila sa lahat ng online site. Alam niyo naman po na hindi na po sila, ano, hindi na po yung ABS-CBN kasi nakikigamit na lang sila ng channel or ng airtime. Diba? Nakikiupa na lang sila sa ibang mga network dahil nawalan sila ng prangkisa. Ngayon, ang tawag sa kanila ay mga content creators na lang. Hindi na po talaga sila yung talagang regular na gumagawa ng mga serye. And in line with that, yun pala isa sa pinaka-biggest reason kung bakit hanggang ngayon ay naiinip ng ilan sa mga Catden fans na bakit wala pa rin promo ang Catden sa kanilang movie. Eh, base po dito po sa writer ng HLA or Hello Love Again, nandun na po sila sa parang editing, no? Editing moment kung saan nagpo si Miss Carmi yung kanila pong writer. Kasama niya yung mga editor. Nag-edit na po sila ng kanilang movie na HLA. So, inip na inip po yung ilang mga Catden fans kasi nga naman parang magkahiwalay yung mga ganap nila. Pero, sa isang photos po natagpuan na parang si Mr. Alden Richards ay kumpirmado na kasama nga nitong si Miss Catherine sa birthday po ni Dr. Ivy. Pero hindi ko pa po siya inilalabas kasi I need to find another resibo or another evidence na makapagsasabi or makapagkukonfirm patungkol sa balitang ito. So for that, narito naman ang ilan sa mga comment at reaction po niya patungkol naman sa ating latest update. Let's start off with Miss Guest Person. Sabi niya, thanks ma'am Darren sa update ng Catden. Wish you all the best. Sigurado bago mag-showing ang movie ng HLA, may big development na sa Catden. Mas magiging showy sila sa mga sweetness nila kahit walang pang pag-amin. Body language ay okay. Sabi nga ni Alden, is what you see is what you get. Ayan. Alam niyo talagang minsan nga, ang dami pong mga nag-PPM sa akin, lalo na po sa Facebook page. Naghahanap sila ng paayuda galing po sa Catden. Hindi naman tayo pwede mag-fabricate ng story. Hindi naman tayo pwede mag-invento ng mga storya, di ba? Dahil parang lalabas na fake news yun eh. So, magantay lang po tayo. Huwag tayong mainip kasi darating din tayo dyan. At least may panaka-naka tayo na kukuha ang mga updates patungkol po sa kanila sa mga buhay-buhay nila. Sabi ni Arjamed, i-review ko Miss Daeds yung video ng concert ng Sparkle sa Toronto with Alden as one of the performers. Isang a part of Ikaw at Ako wherein he chose to sing at sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Tanga ko sa'yo na ikay uunahin at di na itatangi. Then he sang with the crowd in chorus, yes, Catden is for real and that's forever. Let us keep our fingers crossed. Heart, heart, heart. It's Hello Love Again.
Ayun. So, itong sinasabi po ninyong part, this is a bridge part po ng ikaw at ako, di ba? Na kinanta po ni Miss Moira. At tamang-tama talaga, di ba, yung pinaka-tema ng kanta doon po sa kanilang sitwasyon ngayon. Pero, syempre, sabi ng ilang mga bashers natin dyan sa comment section, wag daw tayo mag-assume. Hindi ko alam bakit sila tumatambay sa comment section, eh, hindi naman sila mga Camden supporters. Hindi ko alam kung yung pinaglalaban nila dyan. So, anyways, and of course, sabi ni Ma'am si Annabelle Garde, thank you, Miss Darren, sa update sa klase ni Alden. One time, big time siya. Kung ma-inlove, feeling ko, ganun siya. Sikat naman, makikita mo din sa aura niya na blooming siya at laging masaya. Sana mag-promote na sila ng HLA movie nila para malalaman na natin. Have a nice day to all Camden fans. And to you, our queen of updates. Thank you very much. Heart, heart, heart. Ayan. Thank you so much, Ma'am si Annabelle Garde, sa inyo pong update, sa inyo pong komento. And yan din po ang wish nating lahat, ano, na talagang mangyari na. Pero katulad nga po ng updates natin for today, na may mga delays na nangyayari dahil may mga ginagi-giveaway kasi. Siguro yan po yung magiging parang ways kung paano po nila ipopromote yung bawat proyekto ng Katmiel dati, diba? Kasi dati isa sila, ngayon hindi na eh. Sabi naman ni Ma'am si Coco Channing, hello there, Ed, I hope you are keeping safe, well and happy. About pinasuan ni Alden when they're in love, I assume he's trying to figure it out. His heart says Alden's heartbeat is very steady. He has butterfly in his chest. His brain has too many things going on about his love life now. Kasi si Alden talaga, ano eh, very mysterious talaga kasi siya eh. Sa lahat ng mga posts niya, hindi siya basa-basa nagpo-post. Tapos out of nowhere, magpo-post siya ng isang quotes na parang yun yung magiging estado, no, ng kanyang buhay or ng kanyang love life or whatever. I hope his heart is into a right girl. Kat and Alden, please remain loyal and always understand each other. You, other you devoted fans and followers, okay, Darren, thanks for doing a great job. You only not have a pretty face but also have a beautiful soul. Keep up the good work. You are making many people's happy and happiness is a choice. Happy Tuesday morning. Take care, Darren. Thank you, Ma'am Shikoko Channel. And another comments coming from our viewer. Basta ako, ayoko makialam sa personal life ni Katrina at Alden kasi pangingialam na yan sa buhay nila. Ang hinihintay ko yung movie Hello Love Again kasi isa ako sa nag-request sa part 2 ng HLG. Bitin talaga yung HLG. Gusto ko talaga magkaroon ng happy ending si Ethan at si Joy. True po, kasi parang pag pinaulit-ulit niya yung kanta, di ba? Parang it's about ano, chasing your dream, choosing your dreams rather than yung feelings mo, di ba? Towards the man that you chose. Sabi ni Mr. Louis Flores, basta ako manonood pa din ako ng movie part 2 nila kasi maganda, nakakaisip yung movie ni Nathan and Joy. With regards sa relationship nila, I don't want to expect, basta sana if Kat find the right man for her kasi she deserve to be loved kasi maalaga at mabait na bata siya sa mga magulang niya. And I'm sure when the time come, ready na siya for personal life niya. Swerte din ng man ng nakaka-partner niya kasi nung ano ginawa niya sa family niya, ganun din for sure gagawin niya sa sarili niyang family. Kasi unfair naman kung gagamitin lang nila yung movie para mag-sweet. Yun, ito naman yung kanyang assessment with regards to this, diba? At yun yung ibang mga hindi talaga loyal fans ng Camden. Tinitignan nila yung mga ganitong klase ng event sa buhay po ng Camden as promotion lang talaga. And sabi niya, sweet and be real and true to fans anyway. If Alden really like that, he will show it. Kahit pa ayaw mo ma-sensationalize to keep it private, malalaman pa din yan. Lalabas din yung totoo. For now, hayaan na lang natin silang enjoy yung blessing nila sa karir nila muna. Total kasi nga, di ba nga, sabi ni Ma'am Kat, may mga bagay si Kat na... Sabi ng Ma'am ni Kat, may mga bagay si Kat na ayaw niyang gawin o di niya magawa sa karir niya kasi nire-respect niya too many factors and for respect sa ex-partner niya, diba? Diba nga halos umaayaw na siya sa work niya, but when she broke up, na-realize niya siguro na sayang yung mga opportunities na ino-offer sa kanya na di magawa before because of consideration to a lot of people around here. Minsan lang yung dumating sa isang artista na gaya niya, which is true, diba? Kaya talagang malaking factor talaga sa mga decision making niya yung naging boyfriend niya noon. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, NarEdsTV. God bless everyone!